Solterito pa lang si Norman Mangusin, mahilig na talaga siya magsugal. Kaya lang, sumasali sa mga laro ng sugal kahit walang pera. Siyempre, pag natalo, tumatakbo upang makatakas sa kanyang obligasyon. Ito ang dahilan kung bakit sa murang edad pa lang, palagi na siyang binubugbog. Subalit, hindi matanggal-tanggal ang akit ng sugal sa kanya kahit na maraming bukol siya na naangkin. Hanggang ngayon, sugal pa rin ang bisyo ni Norman Mangusin o mas kilala sa peking pangalan na si Francis Leo Marcos. Big time na siya ngayon, na gambler. Casino na ang kanyang playing field. Si Manuel Boy Mejorada na magbibigay ng karugtong sa ating investigative report tungkol sa buhay ni Francis Leo Marcos. Katulad ng dati, hihilingin ko po na mag-like kayo sa video na ito. Paraan ito upang mabigyan ng signal ang algorithm ng YouTube na ilagay tayo sa recommended videos sa mas maraming mga manonood sa platform na ito. This way, we will be able to reach a wider audience. At kung bago pa lang kayo sa channel na ito, please also click the subscribe button down there. Kapag subscriber na kayo, makakatanggap kayo ng notification galing sa YouTube tuwing meron tayong bagong upload o kung may live stream tayo. Gusto ko rin magpasalamat sa lumalaking bilang ng ating mga subscribers sa tiwala na binibigay niyo sa akin. Nakalampas na po tayo sa 113K kahit na kinukuyog tayo ng mga trolls ni Norman Mangusin. Binabantaan pa nila ako na mababawasan daw ang bilang ng mga subscribers ko kung hindi ako titigil sa aking mga expose tungkol sa kanilang idol. Hindi po ako natakot sa kanilang warning. Marami nga ang nag-unsubscribe, pero mas marami ang mga bagong subscribers. Thank you once more. October 5, 2012, a 33-year-old businessman named Francis Leo Antonio Marcos filed his certificate of candidacy for the position of senator in the May 13, 2013 elections before the Commission on Elections. Dahil bobo nga, nag-file siya ng COC kahit na hindi siya qualified because of the age requirement. Sa ilalim ng batas, kailangan na makarating na sa edad na 35 ang isang kandidato on the day of his election. 33 pa lang ang edad ni Francis Leo pagdating ng June 30, 2013. Kapos siya ng 2 taon. Hindi siya pinalusot ng Commission on Elections and Bank.
dineklara siya na isang nuisance candidate. Na technical siya sa age requirement. Pero kahit na na-disqualify, hindi sumama ang loob ni Francis Leo. Katulad sa ibang ginagawa ni Francis Leo Marcos, bawat hakbang niya ay may purpose. Dahil ibinalita nga na nag-file siya ng COC, naghanap siya ng paraan upang mapagkaperahan ito. Ginamit niya ito upang ibudol-budol ang ilang foreigner. Pero bago tayo magpatuloy sa kwentong ito, gusto ko munang maglihis. Kung hindi siya na-disqualify, pati na rin siguro ang COMELEC ay nabudol-budol niya. Alam niya na kailangan niya magpakita ng kakayahan na may panggasto siya upang patakbuhin ang isang nationwide campaign for the position of senator. In layman's language, kailangan niya ng show money. Bank account si Francis Leo sa PS Bank. Isa sa Bonnie Serrano branch, isa sa Pituason Corner 7th Avenue, at isa sa Tugigaraw branch. Noong October 16, 2012, dinepositohan ni Francis Leo ang tatlong bank accounts ng kabuuang halaga na 81 milyong piso. 81 million pesos. May mga tauhan siya na inutusan upang i-deposit ang mga cheque sa tatlong branches ng PS Bank, pati na sa Tugigaraw branch. Gamit niya ang mga cheque mula sa isang closed account niya. Siyempre, pinosting ng banko sa kanyang passbook ang mga deposito na ito habang hinihintay pa ang clearing. Yun lang kasi ang kailangan ni Francis Leo na ma-print ito o ma-post sa passbook. Balak niyang gamitin itong mga passbook upang ipakita sa COMELEC and Bank na meron siyang pera na 81 million pesos bilang campaign fund sa kanyang pagdakbo bilang senador. Alam niya na tatalbog ang mga cheque. But it did not matter to Francis Leo Marcos. Sanay na kasi siya sa pagpa-bounce ng mga cheque. Bahagi ng kanyang pangbudol-budol ang bouncing checks. Ang hindi lang inaasahan ni Francis Leo ay ibabasura pala ng COMELEC ang kanyang COC. But nonetheless, Francis Leo Marcos got what he want. National Media Mileage. Dumabas ang pangalan niya sa television, newspapers at radio bilang isa sa limang na disqualify ng COMELEC for not meeting the minimum age requirement for a candidate. Bobo kasi. Kahit na lang magtanong kung qualified siya, hindi niya ginawa. Akala niya na ang pangalan na Marcos ay makakadala sa kanya sa Senado. Pero kahit na nabigo siya sa kanyang plano na tumakbo bilang isang senador, nagamit pa rin ito ni Francis Leo sa kanyang pangbudol-budol. Habang nasa Cagayan de Oro siya noong mga buwan na yon, may nakilala siya na isang foreigner based in Singapore, isang negosyante in the construction business. Itatago na lang natin ang tunay niyang pangalan at tawagin natin siyang si Axel. Kaagad itong inalokan ni Francis Leo ng isang business proposition. Humingi sa kanya si Francis Leo ng campaign contribution at pinangakuan na kung manalo ito na isang senador, bibigyan itong si Axel ng maraming mga proyekto sa gobyerno. Binigyan siya ni Axel ng
700 piso bilang initial campaign contribution. At upang makumbinse ni Francis Leo Marcos itong si Axel na marami talaga siyang koneksyon sa gobyerno, nag-set ito ng isang lunch meeting kasama daw ang Secretary of Energy and Secretary of Public Works at dalawang congressmen dyan sa may Ninth Gate Bar and Restaurant sa Macapagal Boulevard. Eh, wala naman talagang kilala si Francis Leo sa mga totoong secretaries ng Energy at DPWH at mga congressmen. Ang ginawa niya sa araw ng nakatakdang lunch meeting, tumawag si Francis Leo ng mga kaibigan niya na waiter sa isang hotel. Pinasuot ng barong Tagalog at nagpanggap na sila yung mga matataas na opisyal ng gobyerno. Magaling talaga, manloko. Eh itong si Axel, wala naman talagang kilala sa gobyerno. Naniwala naman. Kawawa si Axel, nabudul-budul. Dahil na heavy gambler si Francis Leo sa kasino, parati rin itong lubog sa utang. Parating nauubusan ng pera. Marami ang nabudul-budul at inuutangan with the promise na mababayaran sila kung ma-lift na daw ang freeze order sa kanyang mga bank account. Sinasabi niya na may freeze order ang kanyang mga bank account dahil nga isa siyang Marcos. Yung tatlong passbook sa PS Bank na alam na natin ngayon na wala namang talagang laman na 81 million pesos ang parati niyang pinapakita sa kanyang mga inuutangan bilang patunay na may pera talaga siya sa bangko. Isa sa mga nakunan niya ng malaking halaga ng pera ay dating mayor ng isang bayan sa Cagayan Province. Ayon sa ating mga sources, nakakuha siya ng 10 milyong piso mula kay mayor kasi pinangakuan ni Francis Leo Marcos na magbibigay ang foundation niya ng 100 million pesos na halaga ng mga rubber boats, mga firefighting equipment, at mga libreng eyeglasses sa mga indigent constituents ni Mayor. Humiram siya kay Mayor ng 10 milyong piso dahil daw may kunting atraso siya na kailangan niyang bayaran. At tinakbuhan na si Mayor. At dahil nagtago na si Francis Leo, isang anak ni Mayor ang lumuwas sa Maynila at hinahanap ang scammer na ito. Nakarating kay Francis Leo ang balita. Ang ginawa niya, nag-stage siya ng fake ambush. Tinambangan daw siya ng riding in tandem at binaril. May tama sa gitna ng dibdib. Binayaran niya ang isang tabloid dito sa Metro Manila upang ibalita banner headline ang nangyaring kunwari ambush. Aba, parang si Kim Chu ano? Pagkatapos, nagpalabas siya ng mga pictures sa kanyang Facebook account kung saan ipinakita niya yung tama niya dito sa may dibdib at yung exit wound daw ay nasa likod niya. Subalit, hindi naman talaga siya nabaril. Hindi nga siya na ospital. Pakulo niya lang yun at ginamit pang panakot kay Mayor. Binantaan niya si Mayor na ibubulgar niya na si Mayor daw ang nasa likod ng kanyang ambush. Kaya medyo umatras muna ang pamilya ni Mayor. Bakit ko nasabi na peke yung ambush at yung tama ng bala na sinasabi niya? Let's look at his pictures again. Halos nasa gitna ng dibdib ang sinasabi na tama ng bala. Ang exit wound ay nasa gitna din ng likod. Ibig sabihin, through and through ang tawag dyan. Lumusot yung bala. September 2012, ang ibinalitang ambush. Pero sa larawan na ito na kuha noong Marso 2013. Tignan nyo, nasa tabi ng swimming pool si Francis Leo, apparently nagsiswimming. Walang t-shirt. Wala kayong makikita na marka o scar ng sugat. Malinis na malinis ang kanyang dibdib. Magaling talaga gumawa
ng mga peking bagay ang taong ito. At noong makilala na si Axel, dinala ito sa Cagayan at nakipagkita muli kay Mayor. Double purpose ang punta niya doon. Ang una, pinakilala niya si Axel kay Mayor na investor daw niya. Sa kanyang kwento kay Mayor, si Axel ang bahala sa 10 milyong piso na atraso niya kay Mayor. Pangalawa, sinabi niya kay Axel na si Mayor daw ay magbibigay ng isang malaking construction project sa bayan niya. Kaya lalong bumilib ang foreigner sa kanya. Mabuti na lang at hindi na nadagdagan pa ang binudurbudol ni Francis Leo kay Axel. Umuwi na lang ito ng Singapore at hindi na nakipag-ugnayan kay Francis Leo. Mahaba po ang kwento tungkol sa mga adventures ni Francis Leo Marcos sa kanyang pangbudol-budol. We will continue to explore these exploits in Part 7 of our investigative report. Hindi po tayo magpapahinga sa pagtuklas sa lahat ng mga ginawa niyang mga katarantaduhan. Kailangan maisiwalat natin ito lahat sa taong bayan. Ako po muli si Manuel Boy Mejorada. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay.